Ano po guys, continuation po, to God be the glory po ulit. God bless us all po. Isang mapagpalang pagkakataon po ulit para sa ating lahat. WWTH po, season 30, bali part 17. Malapit na po ito magkaroon ng ending guys. Bibigyan ko na po ito ng final part. Maraming salamat po sa inyong lahat guys na sumubaybay sa lahat ng part nitong season 30 ko. Sundan nyo pa rin po ulit yung gagawin kong bagong season. Maraming salamat po talaga. Mag-ingat po tayo palagi. Manalangin po tayo ng tapat at may pusong nagsisisi sa tuwing bubuksan natin ang communication natin sa Mag-Ama, sa ating Panginoon, at sa kanyang bugtong na anak. To God be the glory po talaga kasi po nakikita-kita pa tayo. Hindi man po natin naibibigay ang interaction natin sa isa't isa in real time. Sa pamamagitan po ng pagsubaybay natin sa isa't isa sa mga platform na ginagamit natin, naipapadama pa rin po natin sa isa't isa ang patuloy-tuloy nating pagre-research at paghahagilap ng mga motivasyong galing talaga sa banal na salita ng ating Panginoon. Amen. So guys, continuation. Ito po ay mahalaga din po ito kasi ito po ay binigyan din po ito ng summarize sa dokumentaryong ginawa nung pastor na sinusubaybayan ko, kaya ginawan ko po ito talaga ng notes na para maitawid ko rin po sa mga ilan-ilan talagang sumusubaybay sa mga ganito kong content. To God be the glory po talaga guys. Thank you so much po. Sige na po ang bahala sa bawat isa sa atin. So guys, ito nga po it's season 30 WWTH bali part, wala, nalito ako guys, Part 18 na yata or 17. Basta ilalagay ko na lang guys. Nalito na naman ako. Nawala sa isip ko. Part 17 na yata. Part 17. So guys, bear with me. I-endingan ko na po ito. Sabi po nung pastor na to, for so many years ago, the most perceptive remark for what the salvation means is this one. In-imply niya po na ang meaning ng salvation para po sa isang markadong pagkilala o paniniwala kung ano talaga ang salvation I am a new man in an old body. Yan po yung parang para sa pastor na to, POV niya. Pero kung i-analyze po natin, kasi nga dalawang mode po kasi ang salvation gagawin ng ating Lord Jesus, ang iuutos sa kanya ng ating Diyos Ama. Ang unang-una po ay yung aalisin kanya sa kasalanang ginagawa mo sa pagkakalubog mo na ginawa po ng ating Lord Jesus sa 12 pinili niya, sa lahat ng followers na pinili niya nung siya'y nangaral ng 3 taon mahigit, nung siya po'y naging body and flesh. Yun po yung unang mode, sabi nitong matuwid na pastor na to at nung matuwid na mga ngaral na evangelist na nagpapahinga na nga po. Dalawang klase po ang pagliligtas na gagawin ng ating Lord Jesus. Yun nga pong iaalis ka niya sa kasalanan ginagawa mo. Tapos, yung pangalawang pagliligtas, yung pangalawang mode, yung ililigtas ka ulit niya sa galit na darating ng ating Diyos Ama. Yan po yung malinaw na pagkakaintindi ko na tumatak po talaga dito sa maliit kong utak at sa aking puso't kaluluwa habang ako po'y patuloy-tuloy na nagre-research until now sa pakikinig ng mga exposition ng matuwid na mga ngaral na to na ginamit nga po ng ating Panginoon nitong huling generation ng humanity. Amen. So, sundan nyo pa po ako guys. Ako guys, bali number part 17 na to guys ha. Hindi ako sure kung 17 or 18. Ido-double check ko na lang guys. Tapos lahat po ng mga importanting verses, ilalagay ko po dito. Sana po mapasyala nating lahat kasi ito po talaga'y importante sa kaligtasan ng kaluluwa ng bawat isa sa atin sa tinatahak pa po natin ng sabay-sabay dito sa last generation ng humanity. Amen. So sabi pa po niya, each of us will be a new person the day will be a new person one day in a new body. Ito pa po yung dinagdag niya. So sabi pa po niya, the work of salvation, the signature of God.
is a summary of what happens to each of us who come by faith to God through Christ. So, meron po siyang sinummarize na mga pagkakasunod-sunod kung anong signature ng Panginoon sa isang human being. Ito po yan, guys. Importante po ito. Sana po matandaan ninyo. Kung ako po sa inyo, hindi naman po sa pamimilit kasi baka sabihin naman ng iba dyan, eh, blah, blah, blah. Ito naman babaeng to. Mabas na naman po yung content ko. Well, anyway, lahat naman po tayo entitled na mag-utter ng mga sarili nating pananaw, sarili nating comment sa isa't isa. So, entitled naman po tayo. Kaya lang, be discreet. Ingatan po nating maka-offend tayo ng kapwa-tao natin sa bawat pananalita, sa bawat iniisip, sa bawat ginagawa natin, lalong-lalo na sa pagtrato sa ginagawa natin sa ating kapwa-tao, sa ating pamilya. Amen. Sabi po nitong pastor na to, we all come by faith to God through our Lord Jesus Christ. Kasi nga po, may bridge, may tulay. Hindi po kasi tayo makakadirekta ng direktang-direkta sa ating Creator. Kailangan talaga natin ng mamamagitan. Eh, yung pong mediator natin, walang iba, kundi ang ating Lord Jesus. At sa din po ang magiging vindicator natin pagdating ng Judgment Day na isang araw lang po. So guys, sundan nyo pa po. Pag kinapos po itong minutes na to, may isa pang kasunod. So magiging ano po yun, 18 or 19. So thank you po talaga guys. Subaybayan nyo po. Tapusin nyo po hanggang final part. Kasi ito po talaga pinagnilayan ko din na inaalay ko din po sa lahat ng makakakita ng content ko. Bilang magiging booster pa, magiging dagdag pa, maliit na pitik sa faith ng bawat isa sa atin na napakaliit lang. Amen. So sabi po ng pastor na to, write in your Bible, in your Holy Scripture, believe them, live them, and share this as you act on the reality of God's signature across your life. Signature of God into our life. So ito po, isa-isa, ito po yung pinakapaliwanag at pagbibigay ng documentary na summarize ng isang pastor na sinusubaybayan ko. Foreign po siya guys, foreign. Ang tingin ko po dito sa pastor na to, napakatalino niya po. Eh, talaga pong wala siyang ginawa sa buhay niya pamula nung nagkaroon siya ng edad. Eh, kundi ang pagnilayan, ang banal na love letter ng ating Creator. Nag-aral pa po siya, nag-doctorate po siya. Tapos eh, nangangaral po talaga siya, nagsisika po talaga siya sa kanya ding kaliitan na may maakay siya na maging true believers talaga ng ating Lord Jesus at ng ating Creator. So sabi niya po, ito po yung number one na signature of our Creator into one's human's life. Sabi niya po eh, number one, regeneration. When God changes my heart, Ezekiel 36 verse 26 to 27, I will give you a new heart and put a new spirit within you, and will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgment and do them. So yan po ay makikita natin sa Ezekiel 36 verse 26 to 27. Ito po yung ini-imply ng pastor na to, na talagang tayo, eh, kapag nakamit na natin ang salvation at awa ng ating Panginoon, ay bibigyan niya tayo ng bagong katawan at bagong spirit na hanggang sa magtuloy-tuloy tayong lumakad sa kanyang mga ano, sa kanyang mga trajectory, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga attributes. Talagang isa sa buhay na natin. Ito yung ini-imply ng ano na to, ng part na to, ng regeneration. So, number two, guys. Number two na signature ng ating Creator sa isang tao, sa isang human being. Sundan nyo pa po, guys. Ang bilis po ng 10 minutes. Sana po talaga, guys, nakakasunod kayo sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magpatuloy-tuloy po tayong gumawa na ng gumawa ng maliliit na good deeds na kaya talaga nating ibigay sa isa't isa, maging material man yan o spiritual. Gawin na natin ang gawin. Huwag po natin hintayin magkasakit pa tayo ng maluba at maghahul tayo sa oras. May kasunod pa po. To God be the glory po. God bless us all po. Amen.